So, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. So ang gagawin natin ngayon ay itong machine, 8290 XL bowling machine. So ang problema kasi niya, hindi niya napipick up yung pin number 6. Pag pumick up siya, naiiwan lang niya yung pin number 6 doon sa pin deck. So hindi niya nakukuha. So titingnan natin kung ano naging problema doon sa gripper niya. So nilaruan kasi yan, tapos nung matapos maglaro, yan ang nangyari. So bago natin gawin yan, so, i-cycle muna natin at linisin natin yung ilalim. So ayan, angat muna natin yung pin, tapos pagkaangat niyan, ang gagawin natin, linisin natin o i-sweep natin. Tapos pag na-sweep na natin, tanggalin natin yung plug ng sweeper motor. Pagkatapos niyan, ibaba natin yung table para magawa natin ng maayos. Yan, pagkatapos natin mababa yung table, tanggalin din natin yung sweep motor plug doon sa pagkaka-engage niya doon sa motor para hindi tayo madiskrasya doon sa ilalim. So, pag natanggalan natin yan, saka tayo pumasok doon sa ilalim. So, para safety. Ayan, tapos tingnan natin kung ano naging problema doon sa ilalim. So ayan, nakita na natin yung gripper. So ayan yung gripper. So nakita natin na putol yung yoke niya doon sa gripper niya, sa gripper assembly. So ayan. So tatanggalin natin yan. So bago natin matanggal yan, kailangan tanggalin natin muna yung X-washer niya. Yung nasa pinakaibabaw ng gripper. So, dalawa yan, isang maliit at isang malaki. Yung maliit para doon sa pagkakabit ng mga gripper, yung finger niya. Yung isa naman sa gripper assembly, yung nakakabit doon sa pivot shaft niya. So, yan. Ang pagtatanggal niyan, pwedeng gamitin niya ng long nose o kaya ay yung pliers. Pwedeng gamitin niyan sa pagtatanggal. So, dalawa yan. So sabay natin tatanggalin yan para mas madali natin angatin yung gripper. So ayan, ganitan natin ang plies. Ayan, okay na siya. Tapos tanggalin natin. So ang hirap tanggalin kasi nagbibideo ako. So ayan, natanggal na. Matapos nating matanggal yan, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung pagkakalagay ng mga washer doon sa finger niya. Tapos yan, may washer yan sa ibabaw at meron ding rubber na spacer doon sa mga finger niya. So yan, bali dalawang rubber yan na spacer. Tapos pwede na nating hugutin yan pag natanggal. Pag natanggal dyan, mauhugot na natin yan doon sa pivot shaft. Ayan, so ayan, nakita natin yung naputol. So naputol yan kasi minsan nagkakaroon ng problema yung ating distributor. Minsan nahuhulugan yung table ng pins galing doon sa ano natin, galing doon sa bin assembly. So pag lumusot yan doon, yung pin doon sa bin assembly, diretso yan doon sa table. So pag nag-cycle siya at nag-pick up o kaya nag-spot, may ipit ngayon yung pin dun sa loob ng table. So yun ang magiging dahilan ng pagkaputol ng gripper o ng alinman dyan sa gripper. Minsan baluktot yung ano natin, yung gripper o kaya yung mga pivot shaft. So ayan, dalhin muna natin doon sa harap ng ano, ng front end. So ayan yung ano, yung gripper assembly. So ayan. So, tatanggalin natin yung naputol at papalitan natin. So, ayan yung naputol at yan naman yung ipapalit natin. So, magkapareho lang yan. So, ayan. Yan yung ipapalit natin doon sa naputol na yan. So, kailangan nating tanggalin yung pagkakatornilyo nung finger doon sa ano niya, sa yoke. So, ang tornilyo niyan, ang size niyan ay 716. So, may nut din yan doon sa likod.
So, kaya kontrahan yan. So, ang pagtatanggal niyan, dalawang 716 ang gagamitin mo. Isang kontra, at isa naman yung papaikutin mo para matanggal yung bolt. Ang bolt niyan ay hindi ordinary. Kasi ang bolt niyan, mas mahaba yung leeg niya na malaki. Tapos yung part ng ano niya, ng thread, medyo maliit. So, kaya hindi siya palitan, kaya hindi siya basta-basta pwede palitan ng ordinaryng bolt. So, ayan. Ikabit na natin. Ayan. So, ang pagkakabit niyan, kung ano yung itsura ng pagkakatanggal nyo nung original niya, ganun din dapat yung kakalabsan ng itsura niya pagkatapos nyong ikabit. So, ayan. Ibalik na natin yung tornilyo. Tapos, higpitan natin ng 716. Ayan. Dire-diretso lang naman yung ikot niyan. Basta, kontrahan nyo lang doon sa kabila para hindi siya sumama. Hindi sumama yung nut doon sa pag-iikot natin ng tornilyo. Para hindi sumama yung kontra niya doon sa likod. Ayan. So, check lang natin kung okay na. Ayan. Tingnan natin. So, pagkatapos nating ikabit yan, ilalagay na natin yan doon sa pinaka-gripper niya. Ilakabit pa natin yan doon. Kasi yung part na yan, yan lang yung yoke na tinatawag. Ayan. Yan namang tornilyo na yan, para yan doon sa adjustment ng pagbuka ng finger. So, yan yung pinipihit o niluluwagan para magkaroon ng clearance yung ating mga finger, para sumakto lang siya doon sa lieg ng mga pins natin. Ang sukat niyan ay naglalaro yan sa 2 inches. O kung minsan ako kasi hindi ko sinasaktong 2 inches yung ano niya, yung pinakasukat niya. So nilalagyan ko siya ng clearance mga 132, mga pwedeng ganoon, 132 o 116. Para magkaroon naman siya ng play kahit na konti. So depende naman 'yan sa ibang gumagawa, yung iba saktuhan na ano na 2 inches yung ginagawa nila. So sa akin ano lang 'yan. Mga nilalakyan ko ng konti. Para hindi masyadong pwersado yung mga finger o yung gripper assembly. So ayan, ilagay na natin, tapos higpitan natin yung tanggalin muna natin yung cover ng ano nung gripper assembly, kasi nandoon pa yung kaputol niyan doon sa loob, tatanggalin pa natin. So ayan, tanggalin muna natin lahat ng dalawang screw niya. Dalawang screw lang naman 'yan. Tapos tanggalin natin 'yan. Ayan, natanggal na natin. Tapos 'yan yung naputol. Yung kaputol nung kabilang yoke na nasira. So ayan, ikabit na natin. Bukas na ng sukat dito. Tapos tingnan natin kung okay na siya. Ayan. So dito siya. Dito siya. Kaya naman yung ano, yung tornilyo na ina-adjust natin para magkaroon ng clearance na maayos yung finger natin para sumakto lang doon sa leeg ng mga pins. So ayan, ikabit na natin yung cover. Ayan. Tapos ilagay natin yung dalawang screw sa ano, sa magkabilang gilid. So, ayan. So ayan, dalawang tornilyo yan na maiksi. Aktuhan lang siya. So higpitan natin. Ang paghihigpit niyan guys, konti-konti lang, kasi pag nasobrahan niya ng higpit o kaya naman sobrang luwag, ang mangyayari niyan, hindi gagalaw yung yoke. Kasi yung yoke na yan, mayroon niyang spring doon sa gilid na kailangan mayroon siyang clearance na kaunti para malaya siyang makagalaw. So kapag nahigpitan mo yan ng sobra-sobra, ang mangyayari dyan, hindi nagagalaw yung yoke niya. So, ipit na ipit ngayon yung yoke hanggang sa hindi makagalaw yung finger niya. So, dapat tama-tama lang yung pagkakabit. So, ayan. Na ikabit na natin.
Pagkatapos niyan, lagay natin doon sa table niya, doon sa pagkakabit niya doon sa pivot shaft niya. So ayan, kabit na natin diyan. So ilagay na natin pivot shaft. So ayan. So napakahirap mag-video sa loob kasi ako na yung nagbi-video, ako pa yung gumagawa doon sa ilalim. So ang hirap kaya magalaw yung ano yung camera. Minsan hindi makatutok doon sa ginagawa ko. Kaya minsan hindi makita yung mga portion na gusto kong ipakita sa inyo. So ayan. Nailagay na natin yung pinaka-gripper niya doon sa pivot shaft niya. Tapos ilagay naman natin yung finger doon sa shaft niya. So ayan. Nailagay na natin. Pagkatapos nating mailagay yan, lalagay naman natin yung mga washer saka yung rubber spacer. So ayan, ilagay na natin. Pagkatapos natin lagyan, ilagay na natin yung X-washer para dyan sa lock para hindi siya basta-basta matanggal. So ayan, ilock lang natin, ipitinan ulit natin ng ano, ng plies. So matapos nating malagayan, ilagay din natin yung link. Ang link na yan, iyan yung nagda-drive doon sa gripper assembly. Nakakabit yan doon sa wireway o yung gripper drive. Ayan, ikabit lang natin. So medyo mahirap ikabit. Ayan, tapos check natin kung hindi siya sumasabit. Kasi pag sumasabit yan, backjab yung gawa natin. Hindi pa rin maayos yung pickup niyan. So ayan, punta tayo doon sa harap. So punta natin dyan, ilagay natin yung plug ng table motor. Pagkatapos natin yan, kung nakikabit natin, angatin natin ng konti yung switch ng table para tumaas yung table. So ayan, tumaas na siya. Pagkatapos nyan, testingin natin kung ayos ba yung bukas niya, yung open saka yung close. Ayan, okay. Tapos ikabit naman natin yung plug ng sweeper. Ayan. Ayan, pagkatapos natin makabit yan, ibaba natin yung sweeper. Ayan, linisan natin yung pindik. Tapos testingan natin. So ayan, okay na siya. Lagyan natin ng pin. So ayan, pumipick up na siya ng maayos. Ayan, kita nyo naman guys, okay na yung pick up niya. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin mga kaibigan. So kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video yung i-upload ko. At i-share nyo na rin at i-likes yung mga video na ina-upload ko. Marami.